Hi. Hi guys, dito naman kami sa Zfarer TV. And we're at China. Saan lahat ay made in China. Saan lahat nagsimula. Nakarating na kami sa China at mahaba ang biyahe. Ibabahagi ko ngayon sa inyo yung mga nangyari bago kami makarating. Ah, happy birthday nga pala doon sa Pogi na. Ang hirap gumawa ng random content. Wala akong... Last time, hindi ko nalagay yung mga unseen footage bago kami makarating ng Asia. Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nangyari sa amin ng mga oras na wala kaming internet at wala kaming communication sa lupa. Long voyage ang isa sa mga ayaw naming lahat na biyahe lalo na't matagal siya at wala kaming internet. Hindi naman sa lahat ng barko ay walang internet, yung iba ay meron naman, kaya okay lang siguro sa kanila yung ganito. Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nangyari sa amin ng mga oras na wala kaming internet at wala kaming communication sa lupa. So bago kami umalis sa aming biyahe ay nag-stop over muna kami sa Peru para mag-refuel ng bunker na ikukonsumo namin sa ilang araw na biyahe. Hi guys, so kakarating na namin dito sa Peru, Caliao, Peru, so nakikita nyo sa likod. Dumating kami dito ng alas 10 ng gabi UTC sa kanilang time zone, and yun, maya-maya nag-aantay na lang kami ng bunker or barge para magsimulan yung bunkering nila. Ngayon ay nandito lang ako sa Proa, ikot-ikot kasi nagdo-double watch dito at nagsisigurado rin na walang makaakyat, no. Mas mabuti nang mag-prevent natin kaysa mangyari yung mga aksidente, ganun ba. Noong matapos ang bunkering ay naglayag kami patungo sa China. Ang lalim ng Tagalog ko. Sa biyahe namin ay tuloy lang ang buhay sa barko, tuloy-tuloy lang yung mga daily routines at yung mga day work. Baldeho dito, baldeho doon. Alam nyo, yung nakakatamad na trabaho dito sa barko ay wet. Yung magbaldeho kasi nakakatamad sa feeling na alam nyo, basa yung overall, na palagkit sa feeling na hindi mo alam, na parang mainit pa. Wala na akong t-shirt sa loob. Para wala lang. Katok dito, katok doon. Alam mo yun? Yung nagawa natin dyan. Dati 2,000 lang eh. Yung kahit mga dagdagan ng 300. Yan lang. Mga 2,300. Pagkita ko ito kay Chief, mate. Kasi nahihirapan ako eh. Pagkita ko ito kay best friend. Tapos si Maestro, paibaba pa yung utos. Di mo malaman. Yun pala. Yun lang pala yun. Buti nga may pinapagawa sa'yo. Tara na, lunch break na. Wala pa yung pang magandang ano dyan. So kayo mga ano eh. So may hirap na ginagawa eh. Yung ako naman mga ganito dyan. Dabang mo. Oh. Petix na pamimintura. At syempre mga katuwaan. Diyan, gawin mo! Diyan, gawin mo. Napatay ko yung ayaw. Happy ka na, game? Ikaw ba yung masaya na? Oo! Yan, tuloy nyo. Sa'yo ba to? Tatanggal-tanggal ka pa. Sa'yo to? Lagay ito, malagay oh. Pag-umulan, mababasa yan. Mababa pa, pinapakitaan ang mata ko. Ito, malagay, game. Ito na! Wala na, na. Para sabing, alas 3 talaga yung, ano mo, merenda. Ibabagal-bagal ka. Iga, talon nga, talon. Oh, dito, talon. Talon! Sayo. Bakit? Dapat anong oras ba dapat tayo papasok? Isa sa mga nangyari sa amin nung bumabiyahe kami ay nung tumulong kami sa makina sa pagbunot ng piston. Kaya first time sa akin nangyari yun at nakita ko ng harapan, kaya isa siyang malaking pribilehiyo sa akin kahit na mahirap siya na trabaho actually. Kaya saludo ako sa mga taga-makina, ay salute you sir. Tapos na namin guys, ito yung itsura ko ngayon, hindi ko alam. Pero masarap maging makinista for just one day. So wala namang bago sa trabaho namin, tuloy-tuloy lang naman yung mga daily jobs. Ano masasabi mo sa araw? Wala.
Malamig siya, in fairness. Hindi ka din na yung sinasabi mo talaga. Malamig siya, alam mo yung pagka naarawan yung balat mo. Yung parang kang nagkakaroon ng chills. Malamig pre, malamig. Alam mo yung inaarawan ka, alam mo yung feeling na parang crispy. Mm. Na parang mantika. Ano siya, dahil sa katangahan niya. Sige na. Sige na. Pakita mo yung sugat mo. Kung naputol yan, 1,000,000. Dapat pinutuloy mo na. Naiiwan yung ano, tali ni Z. Ayos na yan. Ayos naman yung tali niya. Eh, natatanggal na yun. Wala na yun, oh. Sasabi mo, boss. Dahil? Yan ang tinatawag na ni. Hazard, eh. Hazard P. Hazard P. Yan. Pero batid pa rin sa mga mukha namin kahit masaya kami ay yung pananabik namin sa makachat namin yung mga mahal namin sa buhay. Thank God nakarating naman kami ng China ng safe. So isa sa mga bagay na ina-expect mo talaga kapag nandyan na kayo sa port ay yung provision, pagdating ng mga stores, and even bunkering. Kaya ihanda natin yung mga sarili natin na dapat tayo ay nakapahinga ng sapat na oras para ma-i-google natin yung lakas natin sa pagbuhat ng mga pagibagay. Dumating kasama sa provision yung in-order kong cellphone. Yes, cellphone. Para sa mga hindi aware, para sa backstory nito ay nabasag yung cellphone ko, opo. So ngayon habang may battery pa tong camera ko, no, last time, paano ko ba sabihin to? Merong masamang balita, di ko alam kung matutuwa ako or magagalit or hot. Kasi di ko alam kung anong mararamdaman ko ba. Kasi tingnan nyo. Hindi ko lang sasabihin kung saan siya nabasag, pero wala, apakatanga ko talaga ever since, nako. Ayun, matagal ka ng tanga, Z. Di ka aware? Order ang cellphone? Wow! So that's it mga partner, natapos na rin yung long voyage namin at kinakailangan talaga na magbaon tayo ng maraming lakas at panalangin. Dahil mahabang biyahe ito and we don't know what's ahead of us. Pero ganun nga talaga tayo sa profession na ito and we have to embrace everything. We have to accept it and learn to love it kasi dito tayo kumukuha ng number one na bagay na nagpo-provide sa family natin sa Pilipinas, which is financial needs at most especially sa atin din. So dito nagtatapos yung video natin. And thank you so much for watching this video. And I hope okay kayo ngayon kung saan man kayo ngayon dako ng mundo sa lahat ng mga seafarers around the world. God bless you all. And ito na yung shoutout nyo. Jordan was the shoe.